Pero busy. Okay, promo. Dextrose scoliosis. Hindi naman dinatensation yan. Yung dextrose scoliosis, nandyan na talaga yan. Nandyan yan since birth. Hindi na natin talaga napapa-x-ray mo. Hindi na talaga natin napapa-x-ray yung bata. Ngayon, ngayon habang lumalaki yung bata, siyempre lumalaki yung mga buto-buto natin, body parts, dyan siya makakaramdam na ng ano, ng mga mga alay, ma, may back pain ako, ha. Ma, may nung binuot ko yung ano, sumakit ka agad, ha. Actually, pa kayo hiniklamo lang niya, dito sabi niya, nakalugugin dito, napansin mo nga yun, nakita rin po na doktor yan. Pinagubad siya, nakalugugin dito niya nakangat. Tapos ano yun? Nung po sa normal active life, yun. Nung sa active life po, nung siyempre, pinaganyan siya. Nakangat nga, nakangat daw yung isa, nakababa yung isa. Sabi po, eh kasi ako... Pagka kayo may mga problem sa spine, siyempre liko yung liko talaga yung may liliko talaga sa katawan natin. Yan katulad niya, nakikita niyo, tabingi. Dextrose scoliosis. Meron kasi yan. Meron din tinatawag ng levoscoliosis, dextrose scoliosis, scoliosis, kyphosis. Marami yan. Lordosis. Lordosis yan. Straightening. Nakapaganyan siya. Ngayon, ito. Kyphosis kasi nakayoko. Pagka ano, pagka tin-treatment natin siya, tanggal agad yan, yung mga back pain niya. Pero yan, nandyan na yan. Mababawasan lang yan. Dextrose scoliosis. Kanyari, sabi natin, 20 degrees. Or, sabi natin, 10 na lang. Yung 10 degrees na yun, ilang taon ka na, Idol? 19 taon to 20. Actually, hindi pa tapos pain, eh. Hindi pa siya tapos lumaki. Ngalay yan. Unti-unti yan kasi lumalaki nga yung gano'n niya. Bone ano niya nga, eh. Kasi yung panganay ko kasi nagkaroon ng ganyan. Ang sinabi lang daw ng doktor, proper posture lang. Hindi kailangan ng 20 sessions dyan. Yung pagbiga, baguhin lang daw. Instead na ganito, sabi sa kanya, nasa ano po naman yan. Ito nga, ano lang yan. Ang kailangan lang dito, mga ganito kasi ejercicio. Mama, ituturo ko sa'yo after alignment. Para mawala yung alay ng likod mo. Bipipin. Talagang nangyayari sa ano to. Sa mga tao, mayroon tayong scoliosis. Buti nga sa kanya. Hmm? Hindi gaano, yung iba talagang... Maka mas malalaki ating heart mo. Sa babae, mas ano to. Mas maraming ano, cases. Mas maraming cases sa babae. Parang yung na-handle ko, parang yung babae, 80 na. Sa lalaki, 20 lang. Mas maraming cards. Opo. Tapos, hindi naman kasi yan talagang masakit. Hindi talaga yung sobrang sakit, hindi yung pilay. Talagang nasa tao yan, bumutumul. Ngayon, nagkakaroon lang ng pressure yan kasi nga, lumalaki na yung tao, lumalaki. Dati, maliit lang siya. Dati, baby pa yung ano ngayon. Malaki pa nga yung braso niya sa akin. Siyempre, lumalaki yung buto ng tao. Ngayon, nakokompress ngayon ito. Siyempre, lumalaki itong vertebrae. Ito, naiipit niya. Kaya makakaramdam siya ng mga ngawit-ngawit. Pero, ang sagot dyan, stretching. Mas maganda, sumali ka sa mga taekwondo eh. Taekwondo sa mga ano. Yan, yung ibang mga magulang sinasali sa ano. Ganyan. Yung kung susunod na pasyente niya lang yan, marahali ah. Tayo. Wala kayong dapat ikatakot dito. Kasi ito sa kanya, itong dextrose scoliosis to, wala, hindi ka na, ano to, konting alignment lang to. Yaya ka. Straight ka lang? Yan o. Kunti lang. Pero pang karamihan yan, wala kayong dapat ikatakot. Talagang mahaba yung isa dyan o umiisip. Nalinig mo na nga. Hindi ka na mangungulit. Wala nga to. Nakakain na pa. Permits po. At actually kaya. Sabi ni Barry. Hindi, nag-gym kasi ako. Ha? Ate, samahan mo na ngayon. At tumatanapag na siya. Wala nga to. Pagkakiwan na yan sa tao na mayroong ganyan. Tapos yung nagpapakairo doon. Ang malaki daw ng inasos nila. Wala din. Ganun din. Oo, totoo naman eh. Para mapanatag kayo, ito, kumbaga, since birth na yan. Since birth yan, meron kayo ganyan. Ang, baka, syempre, ang kinakatakot nila kasi, yung talagang lumiko ng ano, baka mapilay sila sa ano. Hindi. Ganyan talaga yung buto nyo. Nababawas. Yung
pag nagpa-treatment kayo kahit saan, Cairo or kahit saan mga bone setter, yung kunyari in the benefits of ano na lang 10 degrees nagiging ano lang yan 6-7, nababawasan lang, hindi na si 0-0. Hindi, walang gumagawa ng kahit operation, hindi na perfect 0 yan. Kasi nagbago na yung mga this height nyo simula nung bata pa kayo. Ganun na yung dapat ka na, isama na si Ate Heart eh. At nandito kay Idol na kinapatingnan. Nagilid ka Idol. Wala kang dapat ikatawa dyan. Ang prone ka lang sa ano, kunyari tayo, kahit tayong lima, nag-construction tayo, pare-pares na yung binuha, tagli limang sako. Kami good pa, ikaw may ngalay ka na. Bakit? Siyempre, tabingi yung spine mo eh. Ganun yun. Pero hindi naman siya totally masakit. Mangangalay ka lang, para may irritation lang ng konti. Pero pag na-adjust, wala na. Kaya no need to worry. Yan. Gabi na side. Pagka mag-gym ka, siyempre kailangan mayroong spotter. Tapos, kailangan nakapag-stretching ka muna, ha? Yun lang. Pwede hindi ka naman pinabawal mag-gym. Mag-gymnastic ka pa, pwede. Diba? Kahit sumali ka sa taekwondo, wala kang dapat ikatakot. Sumali ka sa mga ano, boots yan. Kasi hindi ka naman talaga totaling yung severe scoliosis na talaga nakagano mo. Kailangan nang lagyan. Wala yan. Kahit lagyan nyo ng brisyon. Kahit lagyan nyo ng brisyon, ganun pa rin yun. Mababawasan nyo ng konti yun. Buti nga sa kanya, tingnan mo. Very light. Siguro mga ano lang sa kanya, mga... Ito, hindi ito nyo. Pag ganun, kita nyo sa x-ray. Mga hindi nasa ano na yan. Hindi naman ganun ka-total kung idol na ano. Hindi nga na-apekto yung ribs niya eh. Yung iba, apektado yung ribs. Kaya umaangat. Siya hindi. Konting-konti lang. Konting-konti lang. Kailangan mo lang ng stretching na maganda. Mga basic stretching. Mamaya, tuturo ko sa iyo ano yung basic stretching bago ka magano. Bago ka sumalang sa gym. Tsaka huwag kayo magmadali mag-gym. 19 years old ka lang. Push up, sit-up lang muna. Pampasexy lang muna sa katawan. Abs lang, idol. Hindi mo kailangan magpalaki kagad ng katawan. Bata ka pa, ano ka pa. Lalaki ka pa nga eh. Hanggang 21 ang paglaki natin. Huwag mo masyadong bubugin yung mga joint mo. Okay? Relax muna. Hayaan mo muna makapag 21 ka, magbinatilyo ka ng, magbinata ka ng todo. Meron dito, pumunta 15. Hindi ka naman matala. Ihaya. Ito dapat na pinag-gym mo yun, mga yun. Mga malaki at yan naman si Roy, oh. Yan, dapat pinag-gym. Hirap-hirap pala kayo niyan. Pinag-tipunan niya. Ako, nag-ano rin ako. Nag-ganyan-ganyan rin ako ng konti. Pero ang ginawa ko, nag-bilyar ako na nag-bilyar sa gabi. O, pinawisan ko, nawala yung chan ko. Ito na naman, bumabalik na naman. Okay, relax na. Inhale. Exhale. Yan, dyan pa lang muna. Huwag na tayo, ah. Tapos ito yung sinasabi ko mga stretching idol. Nasa iga nga sa kama. Lumuhod ka lang sa kama. Ito ganyan. Ito yung paano sa spine. Mabilis lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos isang balik pa lang dito. 1, 2, 3. Ganun lang kabilis. Tapos kung may pau ka rin sa inyo, after mo magbuhat, mas maganda yun. Stretching ka rin, di ba? Nagbubuhat ka, di ba? Sa totoo lang, hindi mo pa talaga, ano yan, bata ka pa eh. Pero sabihin na natin nandiyan ka, nakapag-enroll ka na sa gym eh. Para pagpasok mo sa college, siguro, dinadaan mo. Mga medium-medium lang, huwag mo, lalo yung heavy, tawag ito yung deadlift, huwag mong gawin yun ah. Hayaan mo lang yung mga ano ka lang, pa-dumbbell, pa ano. Huwag kang gagaya sa mga ano, yung deadlift. Tabingi yung spine mo, mabilis pumutok yan. Yun ang delikado sa'yo. Okay? Maaari kang malumpuro, mamamanhid ka. Yun yung ano. Doon ka dapat matakot. Pero kung yung normal life lang, ya kahit may ganyan ka, kahit pa SS yan likod mo, hindi ka mamamatay ron. Pero pag yan binuhat mo, biglang pumutok yung annulus mo,
doon ka malulumpok. Yun ang ikatakot mo. Opo. Huwag ka lang maligo ngayon, ha? Tapos, pasdamihan mo yung push-up. Push-up ka lang sa kama. Gaganda yung ano mo. Gaganda yung voice mo. Tapos, mga sit-up. Para pagdating ng ano, pasukan na. Ayan, mato ka na. Pwede ka nang maging Mr. ano, Mr. Campus. Naghahanda to sa ano, sa pasukan. Mr. Campus ba idol target mo? Dati rin ako Mr. Campus eh. Tinali ako sa campus. Kaya na naman pumasok, animal ka. Sabi ko, hindi naman maganda yung mga katawan na ganyan malalaki. Sexy ka, lang, idol. Akala mo naman ka. Hindi maganda talaga yung sobrang laki tapos maiksi ka. Yung baga, hindi ka katangkaran. Pero lalaki pa to eh, 19 pa lang to eh. May 2 taon na pa uminom ka ng ano, yung mga pampatangkad. Matatangkad naman ang talahim, si tita mo matangkad eh. O, di, wala na. Hindi ka na, huwag ka na. Kaya po sabi ng dati niya, ate, samahan mo na nga. Araw-araw ka lang mag-sikwentang push-up. Tignan mo yung dito mo, gaganda. Tapos yung dito mo, maliit. Tapos yung mga ganyan-ganyan, upo ka lang sa kano. Hindi mo kailangan mga heavy. Tsaka na, pag naglagpas ka na ng 21, doon ka magpuwersa-pwersa, baka kasi bata-bata pa yung mga ganito mo, maaga kang malumpok. Okay?